Good day kayo sa video natin yan. Ay gagawin ko na ulit yung pagsagot dun sa iba pang mga natitirang question na pinadala nyo dito sa channel natin. Masaya ako lagi sa pagsagot dito sa mga question nyo. At masaya na nakakatulong ako dun sa mga iba na mga newbie, makaranihan sa mga newbie na masagot yung mga katanungan nila about running. So yung next question natin po ay galing kay Sir Justoni Wagas. Sir, 29 years old na ako ngayon. Sa tingin mo ba, hindi pa uli mag-ensayo para lalakas pa ako sa takbuhan? Ayun, yun po yung tanong niya about sa running, kung mag-improve pa daw. Actually, ako po 33 years old na po ako na natutong tumakbo. I'm 38, nakata 38 ko lang. Yung 33 sa totoo lang, iniisip ko din talaga eh. Sabi ko, paano kung mas bata ako natutong tumakbo? Siguro ako mas malakas ako. Pero syempre, wala namang regrets. Ganun talaga. May mga nangyayari sa buhay natin na dahilan kung bakit noon lang ako natutong tumakbo. So, 33 years old, zero knowledge, walang alam sa kahit ano, kung ano man yung mga pinagkukwento ko sa inyo, or kung ano man yung sinasagot ko sa inyo ngayon, walang wala po ako talaga noong 33 years old ako. 29 years old, sobrang bata pa po niyan para sa atin, at least yun, para sa akin, yung 29, kalakasan po niyan sa 10K. Tapos, kasarapan po yan sa 21K. Kung gusto mo magpalakas sa 21K, yan pong edad na yan. Malaki pa po yung room for improvement nyo. Wala naman pong late or maaga. Lalo na na pagdating dito sa running or sa pagiging health conscious para sa body natin. Yung 29, sabi ko malayo pa po mararating yan. So yun, dapat po magpasalamat tayo dahil yun niya, yung 29, at least 29, namulat na po kayo para dun sa magiging epekto sa kalusugan nyo ng running. Kaya yun, okay po yan. Para sa akin, kailangan lang natin talagang i-trust yung process na eventually mag-i-improve tayo unti-unti. So yun, next question natin po ay galing kay Ma'am Divina Gracia Bulaong. Sabi niya, hi, ano masasuggest mo sa isang 48 years old female leisure runner na gusto mag-improve pero stagnant, plus may arthritis pa iniinda? Pwede ba mag-improve or for life na hanggang jogging na lang? So, yun yung question ni ma'am regarding sa kung pwede pa mag-improve. Since yun niya po, 48 years old, syempre, dapat po sa ganito, mag-focus tayo dun sa mga mas light na training para sa atin. Syempre, hindi naman po na po tayo bumabata. Medyo nagkakaedad na po tayo. So, hindi naman po, syempre din, hadlang yung edad para hindi tayo maging fit. So, yun. Syempre, pero dapat, mas dun tayo sa lighter side ng training. Para po sa akin, mag-focus po tayo dun sa, yun niya, run walk. Masarap po yung run walk. Dahil unti-unti, gradual, may increase natin yung run natin. Tapos yung walk, gagawin po natin yun yung recovery period. Tapos, unti-unti, babawasan po natin yung recovery period ng walk, tapos ilalagay natin dun sa run hanggang sa unti-unti, mabuo na natin yung isang kilometers. Tapos, yun niya, linggo-linggo, unti-unti, nakakabuo na tayo ng 2 kilometro, so umiikli na po yung rest period natin. Sa mga ganito po, dapat mag-focus tayo sa warm-up, so kailangan pong warm-up dahil yun niya, para hindi mabigla yung muscle natin, iwas injury. Mag-focus din po tayo sa mga light stretches. Yun niya. Para yung, syempre, yung mga kasukasuan, mga joints, mga muscle, medyo mag-loosen up. Pero dapat po light lang. Hindi po tayo dapat na deep stretch lalo na pag malamig yung muscle natin dahil maaari po mag-cause ng injury. So, yun niya. Dapat light lang po sa mga ganitong pagkakataon. So, yun niya. Dahil medyo, kailangan po natin ng healthy pagkain din. Tapos, enough rest. Syempre, tulog. Talaga pong yung tulog, recovery, yun po yung way ng body natin para mag-recover dun sa mga workout na ginagawa natin. So, sa uli, makinig pa rin po tayo sa body natin kung ano po yung sinasabi ng body natin. Kung pakiramdam po natin is masyadong mabigat yung intensity, wala naman pong masama na bawasan natin konti yung intensity ng training. Dahil talaga pong yung body po natin yung makakapagsabi kung hanggang ano or kung hanggang saan yung kakayanin natin. Bali, ang gagawin lang po natin yun, gradual na increase lang po ng training. So, yun po, good luck po sa inyo. Hangad ko po na sana ma-achieve nyo po kung ano man po yung goal na gusto nyo dito sa running for physical fitness or para dun sa mag-improve. Yun nga, sana maabot nyo po lahat. Galing ulit kay Sir At Hansonasan. Sabi niya, Coach, goods po bang cross training on jumping rope?
So repairing po yung question niya dun sa three leg workout routine natin na using dumbbell. So yun, jumping rope talaga pong isa yan sa maganda na cross training. Pag sinabi natin cross training, ito po yung bukod sa running yung pwede natin gawin para ma-improve natin yung fitness level natin. So pwede rin naman na ma-improve yung mga legs natin or magkaroon tayo ng leg strength sa mga tao na like swimming, biking. Yun yan, pag yung leg workout, pwede tayong gumamit ng mga weights. So isa po, jumping rope sa maganda na isa pang pang-cross training. Dahil yung pagpitik ng paa mo, nakakatulong yun sa jumping rope, ay nakakatulong yun sa pagkakaroon mo ng magandang cadence. Dahil yun yan, dahil syempre synchronized kasi yung jumping rope, di ba minsan? Hindi ka naman makakalundag ng tama dun sa rope pag wala ka ng synchronization or hindi nakasync. So ganoon din naman sa running, di ba? Saka yun yan, nag-improve yung pagpitik ng ankle mo, ng paa mo sa ground. So umiikli yung ground contact na tinatawag. Kaya tsak na magkakaroon ka ng magandang cadence. So yun, approved para sa inyong jumping rope. Actually, ginagawa ko rin talaga ito dati bago uma-injured. So ngayon, hindi talaga ako makapitik-pitik. So yun, sa jumping rope, talagang yun yan, calf muscle mo. Tapos yung absorption ng legs mo sa impact, nakakatulong din dahil syempre nasasana yung legs mo dun sa impact na ginagawa mo sa pagtalon-talon. So next question po natin ay galing kay Sir at Ian Rai. So question to galing sa PM, sabi niya. Sa Facebook. Sabi niya, Sir, ask ko lang about naman po sa socks. Ano po magandang gamitin for daily training and long distance? And also, speed training. Ordinary socks lang gamit ko. So, yun po. Ako po talaga. Ang gamit ko lang po talagang socks. Wala pong kakaiba sa socks na gamit ko. Dahil yun nga po sabi ko, nasagot ko doon sa nakaraang video. Nakita niyo po siguro na naka-long socks ako. Pero yun nga, ano yun? Calf sleeve po yun. So, iwalay po yung socks ko. Pangkaroon naman sa socks ko ay ano lang, ankle socks, yung may ikli lang, hanggang doon lang sa ankle. Actually, yung ang socks ko pong gamit ngayon, wala pong hindi siya ganun kamamahalin. Kung alam niyo po yung mga Burlington na socks, pag tumingin ka sa Shopee, ito actually, nagkamali ako dito eh. Na-order ko siya, pair of three, di ba? Meron po yung tatlong pair na magkakamukha naman. So, yun po, ayoko kasi ng, yun yan, na medyo magkakaiba pa. Kaya naman kasi ng pair of three, pag nagustuhan mo yung isa, so meron ka ng dalawang reserva na kamukhang kamukha ng quality. So, mas madali, di ba? Na hindi ka napapalit-palit, hindi mo na iniisip kung ano ba yung kulay ng medyas ko ngayong araw na to. Baka dapat ito na, baka ito na naman yung nasuot ko. So yun, mas gusto ko yung neutral or black color lang para wala nang isip-isip, para hindi nakasama yun sa madagdag sa isipin mo kung ano ba yung medyas na sinuot mo kahapon. So yun, ano po, talaga yun, nagkataon na nagkamali talaga ako ng order. Ang na-order ko doon is yung pang-casual pala. Dati po kasi ang gamit ko talaga, syempre, isipin mo kasi pag running or basketball, ang isipin mo, sports socks ang talagang para sa'yo. Syempre, pag ganun yung nakakasulat, di ba? Pag pumunta ka sa mga site, so doon, sports socks. So, syempre, isipin mo, talaga yung pang sports. Pagdating sa'yo, no, yun yung mga medyo makapal. Yun yung, di ba, makakapal siya. So, yun niya. Nung nagkamali ako, ang order ko na is yung casual socks ng Burlington. So, since mali ko naman yun, so hindi ko na siya pina-return dahil ako naman yung nagkamali. Ginamit ko siya. Nung ginamit ko siya, syempre lang, yung casual socks na yun mismo, wala pa yata yung 300 pesos eh. Medyo manipis siya. Kaya nung natatakot ako na baka magpaltos ako, o yun. Pero ano nyo, nung unang gamit ko, hindi talaga ako nagpaltos. Tapos naramdaman ko yung benefits ng pagkakaroon ng manipis na medyas lang. So actually, hindi naman siya sobrang nipis. Dahil syempre, Burlington, syempre may quality pa rin naman yan. At advantage po ng manipis na socks, malamig siya sa paa. Madaling nakakasingaw yung paa mo, lalo na pag yung nari, 21K na or 42. Actually, yung pong socks na yun, laro ko na hanggang 70K. Promise po, hindi talaga ako nagpaltos dyan. sa medyas. Na yun, yun hanggang 70K. Tapos yun lang talaga ginagamit ko din sa daily, sa training, dahil since tatlong pares naman. Pero meron naman po ako ibang pair ng, ano, ng medyas. Pero yun talaga, pag mag-event ako, yun ang gagamitin ko. Dahil yun yung dun sana yung paa ko eh. Dahil sa training din yung ginagamit mo. So dapat yun din yung gamitin mo sa rin. Yun niya po. Ang advantage ng manipis na medyas, madaling matuyo. Pag nabasa ang paa mo, kunwari nagbuhos ka ng tubig. Tapos o kaya naman naabutan kayo ng ulan. Naranasan ko na yun sa ultra, umuulan. Yung simula, baha dun sa kalsada. So ang bilis matuyo ng paa mo dahil hindi siya mag-absorb ng tubig. Diba? Malaking factor din po yun yung pagpakaramdam mo. Babad na yung paa mo sa tubig. So, pangit po yun. Hindi maganda. Tapos, syempre, minsan naluluto yung paa mo. So, yun. Yung manipis, madaling matuyo, malamig.
Yun, yun po. Para sa akin, yun yung advantage ng malipis na medyas. So yun, maraming salamat po. Dito ko po muna tatapusin yung mga question natin. Marami na po uling question na pumasok eh. Pero kailangan po natin putulin dahil naging sobrang mahaba na. So maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nagsusupport sa akin. Sa patuloy pong pagsasend ng mga question, maraming pong salamat. Napakasaya po at masarap sumagot dito sa mga question nyo. Welcome na welcome po yung mga newbie question. So dito po, welcome po kayo. Sasagutin ko po ng abot ng aking makakaya at saka experience lahat ng mga tanong nyo. Muli po maraming salamat. Sana patuloy nyo po ako subscribe. Paki-like po yung mga video natin. Paki-comment po yung mga tanong nyo. Paki-share din po yung video natin sa iba, sa mga running friends natin, para yun nga po, lalo pang lumaki yung running community natin. Muli po maraming po salamat. Ingat po kayo sa takbo nyo. God bless po sa lahat.